Na-realize ko lang, noong isang araw kasi, ayan, nagla-laptop ako. Eh, biglang medyo yung mga proseso niya, parang nararamdaman ko, bumabagal siya. Pag nag-open ako ng mga software, yung iba kapag nagsisave ako, kapag may ino-open ako mga folder, parang hindi siya yun yung usual, bumagal siya. So, ginawa ko naman yung mga usual na ginagawa para mapabilis, pero ganun pa din. Tapos, chine ko yung storage ng laptop. Pagkakita ko sa storage ng laptop, medyo malapit na pala siyang mapuno. So, chine ko ngayon yung mga files ko, kasi gamit din yan ni Mrs. Chine ko yung mga files ko ng Jonas Knows TV, at nakita ko na napakarami palang video doon na mga files doon na for deletion. Yung mga files na pwede mo nang i-delete. So, ayun, hinahanap ko, pinagsama-sama ko yung mga files na pwede na i-delete. Yung mga videos na mali yung shot, mali yung take, mga videos na hindi nag-materialize, mga videos na wala talagang nangyari. So, for deletion na, i-delete na natin. At nung natapos na ako na pagsamasamahin lahat ng files na pwede nang i-delete, umabot siya ng 255 gig! So, ayun, dinouble check ko kung pwede na ba talagang burahin lahat to. Ayun nga, pwede na siyang burahin. Tapos, dinilit ko na yung mga files, nag-restart ako ng laptop, at boom! Ayun na nga, naramdaman ko dun sa laptop na mas nakakahinga na siya ng maluwag, gumaan yung pakiramdam ng laptop, mas okay na siyang gamitin. So, anong punto nitong mga pinagsasasabi ko? Eto lang guys, eto lang mga kailong. Yung buhay pala natin ay parang laptop din. Parang laptop, kasi sa buhay natin, meron tayong mga nasa sa loob natin na dapat na talagang alisin. Mga damdamin, mga experience na siguro dapat na nating i-let go. Alam ko hindi madali para sa lahat yung mga sitwasyon na dapat na i-let go, pero pilitin natin. Kasi tulad ng laptop, nung nabura yung mga files, mas gumaang yung pakiramdam niya. Ganun din tayo, mas mapapabilis yung pag-usad natin, mas mapapabilis yung paglago natin, yung pag-grow natin, kapag nilet go na natin yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. So, ngayong 2022, kung naging mabagal yung pag-usad mo nung 2021, baka kailangan nating i-check yung mga sarili natin. Ano ba yung mga bagay na kailangan na nating i-let go? Yung mga sasamang ugali na dapat na nating tigilan? Ano ba yung mga experiences na pwede na nating kalimutan? Pero yung mga lessons sa mga experience na yun, ikunin pa rin natin. Pero siguro, wag na tayong mag-cling dun sa kung ano man yung naidulot ng sakit na yun. Siguro, kung gagawin natin yun, matututo tayong mag-let go, matututo tayong baguhin yung sarili natin, bitawan yung mga bagay na nakakapagpabigat sa atin. I'm sure, mas mapapabilis yung paglago natin, yung paggrow natin. So, ayun lang, unang video natin to for 2022. At gusto ko lang kayong i-motivate. Gusto ko lang kayong i-motivate na yung paggrow na meron tayo, mas kaya pa nating mapabilis to. Kung matututo tayong i-let go yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa buhay natin. Galit, inggit, poot, takot, pagdududa, katamaran, bisyo, kasalanan. Ayun, basta kung ano-ano, alam niyan. Alam niyan sa sarili niyo yung mga bagay na hindi naman talaga makakatulong pero pinangahawakan pa natin. So, yun lang, let go natin at tingnan natin yung proseso na mangyayari pagkatapos mong i-let go yan. So, ayun lang, Happy New Year sa ating lahat. Sama-sama tayong mag-grow ngayong 2022. Keep safe mga kailong, good vibes, and God bless. Woohoo! Na-realize ko lang. $10,000 bigay mo, Shopee!